Ibang klase talaga po ito, mga kababayan ng mga kakampon. Ginawang negosyo yung paninira. Ito, limited offer po. Yung libro, mga kababayan, na sinulat noon pang panahon, panahon ng tatay ni President BBM. Ayan o. Limited offer. Get your copies of The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. Ayan o. Sinubasta na 450 pesos only. What? special offer po. Agatapos, may reklamo pa yung mga nasa mainstream media na baka sikilin daw yung kanilang press freedom. What? Ito nga o. Hindi man kayo pinapansin ng kampo ni Bongbong Marcos. Imagine, nirelease ninyo ito, linimbag ninyo uli, at bagsak presyo na kayo, no? We have a special limited offer for the conjugal dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos due to paper inconsistencies used in the printing. We are selling limited copies of the book at 450 pesos only on Shopee and Lazada. What? Sabi ko sa inyo, yun ang matindi, mga kababayan, ngayon. Buti kong may bumili, mga kababayan, na mga mamamayang Filipino, kasi bistado na yung kasinungalingan ninyo. O, di ba? Sabi rito ng isang ano, bagsak presyo na. Even if how many books that you print to demolish the name of the late President Marcos in the former First Lady, you cannot erase the fact that they have made a lot of projects that until now, the Filipino, until now, the Filipino used. You can also erase the fact that until now, majority of the Filipinos love and believe in the Marcos family. Tama! Kaya nga po, tingnan ninyo ang nangyari in this recent election. 31 million Filipinos voted for Marcos Jr. And the Marcoses, mga kababayan, sila lang ang nakakuha ng ganun. Yung tatay niya, 18 million majority president. At yung kanyang anak, si President BBM, 31 million, never in history of an election, mga kababayan, may nakakuwang ganun katindi, ganun kalaki na majority vote, mga kababayan. You see, ang ibig sabihin nyo, yung mga paninirang puri ninyo, yung mga libro ninyong sinulat, hindi man pinaniwalaan ng mga mamamayang Filipino. Adi! Isubasta na ninyo yan, ipamigay pa ninyo. Sinong bibili niyan? Bibili ng 450 para ano? Para basahin yung inyong mga kasinungalingan. Di ba? So, gagastos pa yung mga tao para mabasa yung inyong mga kalukuhan.
your narrative of lies. Wala na kayong maluloko. Sumuko na kayo. Kayo-kayo na lang ang nagdulukuha. Kala ninyo, kikita pa kayo rito. Hindi, mababankrap kayo. Pati niyan yung printing, hindi na ninyo kaya ang ano. Unless may mag-fan. The same group of people, the oligarchs, mga kababayan na salot dito sa ating bayan, pwede ninyong solicitan siguro. Ibinta sa kanil, tapos i-distribute ng libre. O, gawin na ninyo. Bagay yung mga mamamayang Pilipinong pagbibigyan yan, sunugin pa yan sa harap ninyo.